lalaking natagpuan sa Negros Oriental, pinaniniwalaan si Marnil Bulahan ang nawawalang seaman, pinaniniwalaan ng mga netizens na ang kalansay na natagpuan sa Negros Oriental ay ang seaman na nawawala na si Marnil Bulahan. Ang nasabing kalansay ay natagpuan sa isang tubuhan sa Barangay Mandug, Maasin, Negros Oriental. Kabilang sa mga na-recover ay ang mga personal na gamit, papilis at ID. Ayon nga sa mga netizens ay kaduda-duda di umano ang nasabing kalansay na natagpuan dahil ayon sa mga otoridad ay wala umanong nakarating na blotter sa kanilang lugar na may missing in person. Katakataka rin umano na maging ang kalansay na ito ay isang buwan pa lang nawawala ang taong nasa ID. Kaya imposible umanong magiging kalansay agad ito ang katawan ng isang tao sa loob lamang ng isang buwan at kalahati. Kaya pinaniwalaan ng ibang netizens ay posibleng si Marnil Bulahan ito at nilagyan lamang ng mga papilis at ID ang nasabing kalansay para lituhin ang mga otoridad. Kaya mas mainam di umano na maimbestigahan ito at malaman ang totoong katauhan ng nasabing kalansay na natagpuan. Napakalaking misteryo ang bigla ang pagkawala ng isang 48 years old na seaman na si Marnil Bulahan na nauna na ngang naiulat na nalunod sa Dolores Capiz noong October 6, 2020 at naging usap-usapan nga ito nationwide dahil ayon sa mga netizens, nakakapagtataka di umano ang pagkalunod dito dahil isa umano itong seaman at magaling lumangoy. Panawagan ng pamilya Bulahan at ng mga netizens, Chila Bulahan, umamin ka na dahil aminado ang pamilya Bulahan na sila'y hirap na sa paghahanap ng kanilang kaanak, lalong-lalo na ang kapatid nitong babae na si Rosnel Bulahan Davis. Kapansin-pansin rin di umano na walang update ang programa ni Idol Raffy Tulfo patungkol sa imbestigasyon ng nawawalang sima na si Marnil Bulahan. Kaya tanong ng mga netizens, umatras na ba ito sa pagtulong at paghahanap o sadyang hindi umano umausad ang mga isinisigawang imbestigasyon? Dahil sa pulido at napakalinis ng isinisigawang pagbawi sa buhay ni Marnil Bulahan na kahit sobrang halata na ang misis at ang mga kapatid nito ay hindi pa rin ito masampahan ng kaso dahil wala pang matibay na ebidensya na makakapagpaturo sa kanila na sila nga ang mga salarin sa bigla ang pagkawala ni Marnil. Kapansin-pansin rin di umano ang kawala ng update sa mahabang daan at magubat na naging vision ng sikat na psychic na si Jay Costora na doon nga ibinaon ang nasabing seaman. Alam naman natin na mahirap hanapin ang kinaroroonan ng lugar na sinasabi ng sikat na psychic dahil sa hirap itong tukuyin. Kaya sa napakabagong update ng kapatid ng nawawalang seaman sa kanyang social media account ay hindi nito mapigilang maglabas ng sama ng loob sa misis nitong si Chila Bulahan. Narito ang kanyang naging salaysay. October 26, 2020, umuwi kami ng Capiz at na-quarantine ng 9 days. After quarantine, asikaso kami kaagad punta NBI, CIDG, pati radio station para manawagan. Na dapat Chila, ikaw ang gumawa dahil lahat niyan kasi nga asawa ka pero di mo nagawa. Kaya doon palang malaking tanong na, pati sa social media, kayo ng pamilya nyo ni isa sa inyo, wala man lang nag-post, comments, o shared. Bakit ba ano meron na di nyo magawa yan? Alam mo Chi, matagal na dapat nakita si Utol kung talagang naging honest ka lang. Kasi kami ng pamilya ni Marnil handa namang tumulong sa'yo kung nakipag-cooperate lang kayo sa amin. Pero ano ginawa ninyo, mas pinili nyo pang manahimik at nagtanga-tangahan na kunyari wala kayong mga alam. Kaya ngayon, hirap ang mga otoridad sa investigasyon dahil wala ngang lead, walang witness. Putik na yan, paano nga magkaka-witness eh kayo nga mismo nakaalam ng gabi noon sa nangyari kay Utol kaya walang ibang witness kundi kayo. Ngayon kung may ibang tao mang gumawa, kilala niyo siya? Pero natatakot kayo magsalikta at isakripisyo ang asawa mo at di mo man lang siya ipinaglaban para sa mga anak niyo at mabigyan ng ustisya. Kaya ngayon kung pinuputakti man kayo ng mga netizens, huwag niyo isisi sa amin, pamilya, ang kahiyan niyo dahil hindi pa matatapos to hanggat di niyo itinuturo kung nasaan si Marnil. Dagdag pa ng kapatid ni Marnil Bulahan,
Kuya Marnel, kung nasaan ka man ngayon, please ituro muna sa amin para matulungan ka namin. Alam ko, hirap ka na rin. Please, Kuya, help us to find you and find justice for you. Maraming naghihintay na makita at makamit mo ang hustisya na para sa iyo. Please, Lord, help us. Please bring him home. Hashtag justice for Marnel. Dagdag pa ng kapatid na babae ng nawawalang siman na si Marnel Bulahan. Hi Kuya, naisip na naman kita. Ano ba talagang ginawa nila sa'yo? Help us find you. Ituro mo sa amin kung saan ka pwede hanapin. Lord, help us. Justice for Marnel. Narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Malay natin, dinala ang kalansay doon at doon tinapon. Tapos kunyari, nilagyan ng ID na siya yung namatay. Tapos syempre, wala nang maraming tanong kasi identified na kuno ang kadaver. Pero kung i-analyze natin, nakita nyo, 1.5 months, kalansay na talaga makikita at di lang naamoy ng mga tao doon, samantalang 150 kilometers lang ang layo sa mga bahay. Aso nga lang, mamatay 1 linggo bago mawala ang amoy, syempre para di mapaghinalaan. Sa malayo itapon, at di ba taga Iloilo din yung napapangasawa ng kapatid ni Chila na pulis? Di naman tayo sure na siya yan, pero baka lang ba? Tapos hindi pa pinahanap ng pamilya ha, 1 buwan na nawala kapatid nila, tapos kahit hirap tayo, kahit papaano sabihin natin, ipa-autopsy kasi baka binawian ang buhay pero sila ipalibing agad. Nakapagtataka nga iba kayong may-ari ng ID yan ang inutusan nila tapos sadyang iniwan ang wallet dyan at nagtago na siya. Hay, kung ano iniisip natin. May point ka din po syempre, karmahin ganyan nangyari sa malayo, dinadala ang katawan para di agad-agad makita at hindi mapaghinalaan yung gumawa kay Marnel. Dapat iparating kay Sir Rafi Tulfo yan, baka nga yan si Marnel, ibang ID lang nilagay para palaisipan ng mga otoridad at ng pamilya ni Marnel. Baka nga yan si Marnel, nilagyan lang ibang ID para panggulo sa isip ng mga tao na nakasubaybay sa siman na si Marnel. Ipa-autopsy na yan, feeling ko, yan ang siman na si Marnel. Diba po, magkapatid po na pulis si Chila na asawa ni Marnel, baka nga si Marnel na yan, nilagyan lang nila ng ibang ID sa mga police station. Maraming mga ID yan sa station nila kasi maraming nare-report sa kanila ng mga taong nawawala at iba-iba pang pangyayaring krimen ng mga ID. Padiin-in nila baka si Marnel yan, nilagay lang yung ID na yan. Yan na sigurong kalansay ni Marnel Bulahan, ipasuri agad, baka nga tinapon lang siya dyan sa Iloilo, ang bangkay ni Marnel. Baka si Marnel Bulahan na yan, baka yung nakita ng hula na kawayanan ay tubuhan at di makita kasi madilim na, baka yun na yun si Marnel Bulahan, kawawa naman. Ipadiin itest nila, malay mo si Marnel Bulahan yan, total magkalapit lang ang Kapis at Iloilo kaya.